Kuya, paano po pag online friends kayo, then sweet kayo, then umamin siya na nagugustuhan ka na niya, ikaw di mo maamin kahit parang nauna kang nagkagusto? So, anong question? Episode 3 of Car Talks. Okay, episode 3 of Car Talks. And finally, kompleto na ang gusto mo yung hina ng boses ko. Pwede ka maglakas. Naka-mute naman. Hindi kasi nagpipik eh. Naka-mute na ako. Nagpipik eh. Wow. Yung tawa ko. Oh. Hi. Episode 3 of Car Talks. And kompleto na ang Care Bear. Yay! Yeah. Volumatic. The OR, which is the opening remarks. Paano yun? Elsa. Mali pala ako. So episode 3 of Car Talks. And syempre, alam nyo nang mangyayari dito. Answer questions from Tick Talk. That's right. Lima, oh, gusto nyo to. Okay, ito number 1. Ito ay para kay Gian. Uy, bakit ako agad? This question is from Alexia Tangalin. This question is from Alexia Tangalin. Tangalin. Kuya, anong masasabi mo sa taong nang huhusga sa mga tulad kong NBS? I'm okay naman sa pagiging single. Sir, pwedeng sir, naririnig ko. Hindi niya ako naririnig. Ay, sorry po. Kaklase lang po tayo. Ito po ang mga buhay namin. Kailangan klase, work on the side, you know. It's kind of like a different thing. I'm okay naman sa pagiging single, pero minsan nakaka-offend sinasabi nila. Nakaka-offend? Well, bakit? Ano ba sinasabi? Inaasar ata siya kasi NBSB siya. NBSB. Judge siya, judge. Parang wala ka pang boyfriend. Or parang, NBSB ka? Ew, si parang may ew. Sabi. Tama ko to. Isasama ko yon. Hindi, sagutin mo yung tanong. Huwag mo siyang sagutin pa. Oo naman, matagal pa. Wow! Okay, anyway. Kasi ganda yan. Unang-una, ano bang tingin mo sa pagiging single? Do you think it's a bad thing? You yourself. If you think it's a sad thing to be single, ma-offend ko talaga kapag sinabi sa'yo ng iba, single, walang boyfriend. Pero kasi if you think, and you know in yourself that you're in the right season, and you're doing, you know, like you're on a season and you're confident in what your purpose is and your calling is. And you know the purpose why you're single. Kahit asarin ka pa nila, ba't po wala kang boyfriend? Bakit mo single? Hindi ka mo-offend. Kasi on your own, alam mo yung purpose. Hindi lang yung pagiging yung NBSB, yung parang being single in general. No? Alexia, being single is not a bad thing. You can still fulfill your purpose even if you're not in a romantic relationship. Haters gonna hate, judges gonna judge. Singles gonna ladies. Put a ring on it. Anong matatabi mo sa mga nang dadads ng NBSB? Lawakan nyo yung isip nyo. Yung worth mo as oo, a person. Oo, lawakan natin yung isip natin sa pag-define kung ano yung worth ng isang tao. Are they worthy just because they're in a relationship? Huwag natin masyadong liitan yung definition ng isang value, ng worth. Masyado kasi na tayong nadadala dun sa parang single lang ako. Huwag kang malungkot. It's okay to be single. Just know the purpose why. And talaga yun. Ganto kasi yan, mga bata. Wow! Yes, Tito Edrey. Like, why pressure yourself to be in a relationship just to please other people? Sabi mo sa kanila, go ahead, judge me all you want. I am not a pig. But you are single. Not a pig, but I am. Single. We have another question from user 226133185920. Palitan mo naman username mo na. Ito, sabi niya, Kuya, follow up to dun sa video ni Sheena. Tirahin mo dun. Inintay mo lang siya. Paano po pag online friends kayo? So ito yung parang no label. Wanna run away so I told him to pack and go? Sarili mundo isa dito. Kuya, paano po pag online friends kayo? Then sweet kayo. Then umamin siya na nagugustuhan ka na niya. Ikaw di mo maamin kahit parang nauna kang nagkagusto. So, anong question? Ano masasabi mo sa ganung sitwasyon? Eh, di umamin na. Ano ulit? Isa pa nga. Paano po pag online friends kayo, then sweet kayo, then umamin siya na nagugustuhan ka na niya, ikaw di mo maamin kahit parang nauna kang nagkagusto. Regardless kung nauna kang nagkagusto o hindi, eh kung gusto mo siya tapos umamin din siya sa'yo, eh di win-win. Teka! Pero, ang ano ko dun? Oh, disregard my answer. Hindi, gusto lang naman eh. Di ba wala?
Hindi, kasi ay, kung may relationship na may fling. Oh, baka may relasyon na ba kagad yun? Sweet lang yan, fling lang yan, heller. Ano lang yan? I mean, na-heller ka tuloy. Sweet lang naman eh, pero... Umamin na yung isa na... Paano ba? Gusto ka niya o mahal ka niya? Magkaiba gusto yun. Ata. Ah? Gusto lang. Magkaiba yun, mahal ka niya o gusto ka niya? Gusto kasi kung gusto yan, ibig sabihin, huwag kang masyadong umasa dyan. I mean, you can say na nagugustuhan mo siya, pero there's a danger to it kasi pwede mag-level up yung relationship nyo. It's going to be an intimate one. Ready ka ba? Kasi pag umamin na kayo pareha, may mutual ano na yun na, uy, gusto niya rin ako. Gusto ko siya. Okay ba sa inyo mag-level up? Or ready ba? Ready, yun, hindi okay. Ready ba? Ready ba na mag-level up? Ano, good. Kasi hindi porket gusto mo, sasabihin mo lang agad. Kapag sinabi mo na gusto mo din yung tao, ibig sabihin, you're kind of readying yourself of entering into a relationship. Pero, nagtatanong ka eh, kailangan ko ba magsabi? Parang may hesitation eh. Kasi baka mamaya, it's just a fling. Sweet ka lang sa kanya dahil hinahanap mo. Eh, sino ba naman ang hindi naghahanap ng sweet? Kami nga, ito, di ba? Sweet kami. Sweet halo-halo. Wala naman. Ano yun? Walang tuno. Higupin na talaga siya. Parang mabubulunan ako eh. User 8790. Ingatan mo yung sarili mo. Pagka papasok sa isang bagay na hindi ka sure kasi magre-regret ka sa doon. This is a follow-up question. Halos same. Puro mga relationship yung mga nasasabi. Wala ba kayong life questions? Ito from Sharon Gomez. Sabi niya, paano pag ganito naman date-date kayo, tas walang sabihan ng feelings, pero sabi niya, enjoy lang natin kung anong meron tayo. Tao sobrang sweet at gentleman. Kung gentleman yan, dapat wala na yung ganito lang tayo, sweet-sweet lang tayo. Lang ganun. Ang totoong gentleman, hindi ka lang ginagard kapag tatawid kayo. Napakadali nun. Totoong gentleman, alam mo kung saan ka ginagard? Gentleman? Gentleman. Isa lang kasi, gentleman. That's my bro, saving me. He redeemed me. You are really Christ-like. You're a gentleman. Yung totoong gentleman, igagard din ni puso. Merong goal na ihatid ka lang, hindi lang sa ano, hindi lang sa bahay nyo, kundi pati sa altar. Ooh! Hahatid kita! Iba yun. Okay rin naman yun sometimes eh. To mutual. But what matters, what do you want? Do you wanna be in a committed relationship? Ikaw gusto mo rin bang getting to know each other muna? So define in your area, like in your season of life. Like, baka naman na-enjoy mo rin. Kasi kung na-enjoy mo rin naman yun, getting to know each other muna, wala mo nang commitments. I think that's good. As long as you know, your parents know, your friends know, so that people know also. So may accountability ka. Kasi minsan pagka in love tayo, madaling madala ng feelings eh. So yun. May experience ka ba dun? Oo naman, marami. To wrap this episode, ito ang ating last question. This is from John Melchor Robles. Pa-advice po, haha, 2 months pa lang kami pero wala pa kami label. Paano mo nalaman 2 months na kayo? Wala pa kami label. When did it start? Sabi niya, pag naging kami ng mabilis, mabilis din mawala. Totoo po ba yun? I've said something about that. Watch our episode, Secret Files. I think episode 5. Whoa! Promo! At the 15-minute mark. Wow. So kapag mabilis naging kayo, mabilis mawala. Not necessarily. Pwede mabilis kayo, tapos you get to know each other, so it's your community. It works different for other people. Yeah. The analogies that I use is, you know, when you build a building, kung mataas yung plano yung building, mga 5-10 stories, mas matagal kasi you wanna dig a deeper foundation before you start building the building. How deep do you want the relationship to go? How long are you planning on staying in it? If committed na ba to for long term, then take the time to get to know each other. To get to know each other's quirks. Minsan sawa na ako after 2 months, minsan 2 weeks. 2 weeks! Pero ano bang status? MU sila? O nililigawan? Wala nga daw label, pero 2 months na sila. Walang label. Ba't ginagawin mo label? 2 months? 2 months? What is that? Paano mo nasabing 2 months na nga kung walang label? Ano ba yung lilabelan? May lilabelan ba? Kaya nga, like 2 months is nothing. Take time. Yeah. Masyadong magmadali. Yung ibang tao nga. Dream. Ito na naman tayo, no, pagdating sa label. So, totoo po ba yun? Madaling naging kayo, madali ring mawala. Yung ba yung tanong niya? Oo. Hindi. Depende. Depende rin eh. Like, depende on how will you do things. Depende yan sa maturity niyong dalawa. Actually nga, depende nga no. Parang, and sometimes din kasi, parang ambiles minsan. Because sometimes you know it's God's orchestration. Ganyan. Pero kailangan mong i-vary in, ipasok mo yung factors na may mutual understanding, mature na ba kayo pareho. Or... And then some, I think the best way is to view it as if you're opening a whole restaurant. You prepare the menu, you test it, you...
ask others if it works. It takes time. It takes time to plan and open it. But once they do, you invest on it. You invest. Mm. It's an investment as well. You take a risk. It's a risk, right? Yeah, it's a risk. It's a risk. Yeah. And that's it. That's it, pansit. That's a wrap, shawarma wrap. Time to go. Hello, hello. Maraming salamat sa panonood sa ating episode 3 ng Car Talk. Just keep on sending your questions sa TikTok and pati na rin dito sa comment section below. Well, this has been your Care Bears. It's good to be here again answering questions. Ano tayo, information center? We're all together today because we shot a music video. One of our friend singles, guess who? Me! You're right! Yeah, so again, thank you guys for watching. Bye! 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 Boy! Bye! Thumbnail. Car Talks episode 3. Car Talks episode 3.